Ang nagiging trabaho nito, kasi kadalasan sa mga gitara, pag lumuluma na, itong fretboard, lumulundok pa ilalim. Kaya, pangit na, nagbabas na yung string sa baba. Yung para bumalik yon pag may truss rod, ito yung nagpapabalik kasi ito yung magtutulak ulit para ito yung karoy. Ganito kasi siya kapag pagka pinihit mo. Halimbawa, nakakabit na siya dito. Bibigyan ko lang po ng special topic yung tungkol sa truss rod kasi ito yung pinakamahalagang gamit sa gitara na kailangan mayroon ito. Kasi minsan nakikita nyo, hindi nyo naman alam kung paano yung function niya. Papaliwanag ko lang kung gaano siya kahalaga. Ganito po kasi yan eh. Ito siya. Dito siya kinakabit. Ngayon, sa mga electric guitar naman, sa ibang brand ng electric guitar, dito nyo makikita yung pihitan niya, binabaliktad lang nila ng kabit. Ang nagiging trabaho nito, kasi kadalasan sa mga gitara, pag lumuluma na, itong fretboard, lumulundok pa ilalim. Kaya, pangit na, nagbabas na yung string sa baba. Yung para bumalik yon pag may truss rod, ito yung nagpapabalik kasi ito yung magtutulak ulit para ito yung karoy. Ganito kasi siya kapag pinihit mo. Halimbawa, nakakabit na siya dito. Ganito mangyayari. Ayan. Kapag pinihit mo siya ng pakanan, ayan o. Oh. Ayan, ganyan ang nangyayari. Ayan. Kaya napakahalaga niya po sa gitara. Ayan, pag dito na siya, gano'n. Ayan. Yan siya nakalagay. Kaya pag pinghit natin siya, niliyad siyang ganyan. Kung sakaling nakaganto na itong braso, babalik siya dati kasi igaganon niya. Ayan lang po. Binigyan ko lang ng maiksing topic yung tungkol sa truss rod. Kahit na kanina yung topic ko na rin ito. Binigyan ko na siya ng special topic para maibukod ko siya ng upload na yung topic ay tungkol sa truss rod lang. Total, sinamantala ko na yung pagkakataon dahil meron tayong available na truss rod na pwede i-topic para maintindihan din po ng mga nagsusubaybay na may hilig sa gitara kung gaano kahalaga yung truss rod. Yun lang po. Salamat po ulit. Salamat.